Hi guys! Welcome to my vlog! Today is September 12, 2023 and it's Tuesday. So for today's vlog, please join me as I travel going to laptop factory. Yay! Why? Well, simply because I need a new laptop for my works online. Take note, works online. With an S. Madami kasi ako mga wino-workout na mga trinatrabaho online. Alright? Bali, ito kasi ang sources of my income / my revenues online. Well, me as being a monetized vlogger here in YouTube, of course, everybody knows that my YouTube channel is being monetized, alright? / me as being a TikTok and Facebook content creator. So, ayan guys, bali sa TikTok, marami-rami na rin akong mga kinikita dyan. And of course, meron din akong TikTok shop doon, alright? And ayan, nagla-live stream din ako dyan, malimit. And of course, sa Facebook, as a content creator, well, kumikita na rin ako ngayon as being a monetized in Facebook stars, alright? So, sa mga stars in Facebook, bali, nag-earn na rin tayo dyan. Alright, so, / me as being a tutor online. Well, of course, yan talaga ang minimaintain ko na pinagkakakitaan ko that being a tutor online. So, ayan. So, madami-dami, diba guys? And meron pa. And of course, me as being a live streamer in different social media platforms. Alright? So, ayan. Syempre, alam naman natin na malaki talaga ang kinikita ng mga live streamer. That's why, ganun na rin ang ginawa kong isa sa mga goal ko na maging live streamer din. Alright, so meron lang tayong mga certain platform apps na talagang kumikita ng malakihan as being a live streamer. And of course, doon po ako being a live streamer. Alright, and meron pa guys. Hindi pa yan. Marami pa. There's more. Alright. I will take a training in becoming a virtual assistant very soon. So, ayan, madadagdagan pa guys, diba? So, goal ko ngayon ang maging virtual assistant via online. So, maganda rin yan kasi kumikita rin talaga ng malaki monthly. Lalo na kapag nakakita ka ng malakihang clients. Diba? Kung kaya mo na magkaroon ng 5 clients, well, better. Pero sa akin, bali, 1 client is enough. Kasi marami na akong mga wino-workout online. So, parang isa lang talaga yung kakayanin ng schedule ko, maisingit. Alright? So, you guys knew already why I need a much higher specifications of new laptop. Alright? Kasi nga, napakadami kong mga trinatrabaho, mga wino-workout via online na kung saan yan ang sources of my income. Alright? Oh, by the way, I want you to know and take note that I bought this using one of my credit cards and will pay it by my own earnings. So I'm referring to the new laptop na bibilihin ko sa laptop factory. All right, that this comes from my own earnings. All right. So ayan guys. Diba? So travel tayo ngayon. All right. Bali, nasa taas kami ng skyway, alright? I mean, nasa skyway kami, nasa taas kami, ganun! In fairness.
So ayan, nasa Skyway kami. Alright. Ayan, kasi sobrang napaka-traffic sa baba. Diba? So, kailangan ko kasing makabili agad ng new laptop. So, kailangan namin mabilis na makarating sa laptop factory. And then, of course, syempre, i-demo pa yun sa akin doon. And syempre, hindi naman ako aalis agad-agad na pagkabili ko noon, go-go na, no! Syempre, ako pa ba, napakasigurista kong tao, in fairness. So, sa lahat ng mga binibili kong mga gadgets, I'll make it sure 100% na talagang pinapademo ko yan. And, chine-check ko talaga, diba, kung may defect ba, kung defective ba ito or not. So, ganun. So, in short, 100%, talagang chine-check ko and bine-verify kung okay yung gadget na bibilihin ko. Alright, so ayun na nga. So, kaya nag-Skyway kami. Alright, so kahit mahal ang toll fee via Skyway, so yun, diba? Much better na dumaan dito. Kasi nga, lalo na kapag nagmamadali, kagaya ko, nagmamadali ako, I'm in a hurry na makabili ng new laptop with a much higher specifications. Kasi nga, pag uwi ko, you know, ang dami ko na namang mga work from home via online. Diba? So, yun. Ganun. Kaya, eto, yan, travel tayo ng mabilisan, nag-Skyway tayo. Alright. So, yan. Okay, travel. Oh, by the way, guys, may kwento ko lang. Before nga pala kami dumiretso ngayon sa travel going to laptop factory sa main branch nila na itong pupuntahan nga namin. That's why nag-Skyway kami para mapabilis. Eh, you know, nagpunta muna kami doon sa isa nilang branch, which is in Las Piñas. So, galing kami doon sa Las Piñas before kami dumiretso dito sa way going to the main branch ng laptop factory, alright? So, yun na nga. So, akala ko kasi same lang na kung sa Las Piñas branch, eh, ganun din ba? Kung ganun din ba? Na maraming mapagpipilian, kung marami din bang mga choices, you know. So, ayun, di nagpunta nga kami doon, nag-try. So, sabi ko, let's go to Las Piñas branch na baka sakali meron nga. And then, ayun na nga, hindi na ako nakapag-capture doon. Kasi, nung pinasok ko nga is, yun nga, meron, marami rin, pero hindi kasing dami ng nasa main branch, of course, main branch yun. So, lahat ng choices na andun talaga. Alright? So, yun. Anyway, nagtingin nga ako doon sa Las Piñas branch nila and napag-alaman ko nga na marami rin choices. But then, anyway, hindi ganun kadami kagaya ng nasa main branch. Alright? So, yun. And then, ayun nga, yun, in-assist naman ako ng sales assistant doon sa Las Piñas branch. And of course, I asked some mga questions regarding on the laptops na available sa Las Piñas branch, alright? So, ayun, kasi yung hinahanap ko is hindi ko nakita doon. So, ayun, so that's why I decided na sabi ko, yun nga, I'll gonna travel na lang papunta sa main branch ng laptop factory, alright? But before that, alam nyo ba, guys, na syempre, kailangan namin pumunta sa restroom. So, naka-feel kami ng something in nature kailangan, diba? So, yan, so kailangan namin. And hindi naman okay yung
restroom na nakita namin. Syempre medyo ano tayo, kailangan yung papasukan natin na restroom is talagang you know, clean and okay. So sabi ko sa son ko, we'll go ahead na lang to the mall, alright? So ang pinakamalapit na mall sa Las Piñas branch ng Laptop Factory is syempre dandaradan ang SM South Mall. So ayun na nga, dumiretso kami agad sa parking ng SM South Mall para lang mag diba, mag restroom, alright? So kasi naghahanap nga ako ng much better na restroom, yung clean of course. So ayun, diretso kami sa parking area ng SM South Mall and take note. Ayan. 'Di ba? Para lang makagamit ng malinis na restroom. So ang parking fee ng SM South Mall ay dandaradan, tumataginting na 100 pesos. All right, ayan na nga. So flat rate naman siya. So yan, meaning hanggang wantos hawa, hanggang mag-close ang SM South Mall, nandyan ka, alright, sa parking mo. So wala siyang time limit, wala siyang, kumbaga flat rate siya na 100 pesos, diba? So, wantosawa ka sa loob ng SM South Mall. So as long as hindi nag-close ang SM South Mall, dyan ka sa parking area at safe na safe ang vehicle mo, alright? So ayun na nga, diba? So diretso kami sa restroom and syempre dumiretso rin ako, sumaglit ako sa isa sa mga pinagtrabahuhan ko sa SM South Mall, which is the Jewelry. Ayan, it's actually a jewelry shop. So ayan, diba? So I worked there as a supervisor, as a store supervisor then. Alright, kasi pagka-graduate ko ng college, nag-undergo ako, nagtrabaho ako sa Science Park and then of course sa Enchanted Kingdom. And then after Enchanted Kingdom, so nag-work ako sa SM South Mall. So dun nga sa jewelry, jewelry. So it's a jewelry shop. So ayun, then pagpasok ko, syempre nagpakilala ko. Sinabi ko doon sa mga staff doon ng jewelry that I used to work there before. Diba? So, yun. Then, they ask immediately my name. So, I told them already my name. So, ayun. Then, ayun. They accommodate me. Yan, nagtingin-tingin ako so far. So, sabi ko, na-miss ko lang yung jewelry. Yan, may kwento ko lang, alright? So, yung happenings namin sa SM South Mall, na hindi lang kami basta nag-restroom doon at nagbayad ako ng flat rate na 100 pesos sa parking area, alright? Kundi nag-visit din ako sa isa sa mga pinagtrabahuan ko doon, diba? As being a store supervisor sa jewelry. It's a jewelry shop. So, mga authentic jewelries ang mga binibenta doon, alright? So, yun. Na-miss ko nga eh nung nag-training ako doon. So, as being a leadership training, di ba? Kasi magsusupervise ka, yun yung magiging work ko doon nung time na nag-training ako. Leadership training, alright? Handling, of course, some sales staff, di ba? So, meron akong hinahandle na team, sales staffs, yan, ganyan. Ako yung gumagawa ng schedules nila. Ako rin ang gumagawa ng break time hour nila. So, ayun. Diba? Sinusupervise mo yung branch, alright, ng store sa SM South Mall. Alright. So, ayun yung happening namin sa SM South Mall. So, guys, hindi lang kami basta nag-restroom doon at nagbayad ako ng flat rate na 100 pesos. Then, of course, after that na nag-visit ako sa jewelry shop na pinagtrabahuhan ko before, so, medyo nag-stroll-stroll lang muna kami ng mga 15 minutes. Alright, so, then after that, syempre, nagmamadali nga kami, di ba?
So, yun, nag-restroom lang kami and nag-visit sa jewelry shop na pinagtrabuhan ko. And then after that, and then stroll lang 15 minutes lang. And then after that, go-go na rin kami agad. Alright. So, yun yung happening namin sa SM South Mall. Alright. So, guys, bali itong Skyway na pinanggalingan namin ay from Las Piñas. Alright. So, galing kami ng Las Piñas nito. Alright. So, nag-enter kami kasi nga galing kami sa Laptop Factory Las Piñas branch. So, nagmula kami sa Las Piñas going to Skyway. So, itong Skyway na to, mula kami sa Las Piñas. Alright! Well, as you can see guys, ayan, kung mapapansin ninyo, gumagalaw na yung wiper. Okay, gumagalaw na yung wiper kasi medyo umaambun-ambun na yan actually. Yan o, oh, diba? So, makikita ninyo sa windshield ng sasakyan namin na talagang ano na, medyo lumalakas-lakas na yung ambon. Actually, nung nasa Las Piñas pa lang kami, I mean, nasa Las Piñas pa rin naman yan, part pa rin ng Las Piñas yan, no? Way yan, Skyway going to the main branch ng Laptop Factory. So, what I mean is, nandun pa lang kami sa SM South Mall parking, talagang medyo parang papatak na yung ulan. So, medyo madilim na yung ano nun, yung clouds. Alright? So, ayan na nga, pag-akyat namin ng Skyway, so, medyo pumapatak-patak ng konti ang ulan. So, medyo hindi pa naman siya ganun kalakas. Medyo patak-patak pa lang. Oh, as you can see, guys. Diba? Medyo patak-patak pa lang yung ulan yan. So, hindi pa ganun kalakas. Alright? Pero, yan. Kaya, kakatasa na ako pero since umuulan na, inunahan na ako ng ulan kaya hindi na ako kumanta. Alright! Thank you.
So ayan guys, kung mapapansin ninyo is talagang basa na yung daan, 'di ba? So ayan, makikita nyo rin and mapapansin ninyo sa windshield ng sasakyan namin na talagang lumalakas na yung ulan. Alright, so hindi na siya basta ambon lang, 'di ba? Kundi talagang ulan na siya. It's really a rain already. Okay, so ayan no. 'Di ba? And basa yung daan and madulas. Alright, so kaya 80 kilometers lang yung takbo namin hanggang maximum of 100 kilometers per hour. Alright, so para safe and secured kami sa travel namin going to the main branch ng laptop factory. Alright. So ayan guys, medyo malapit-lapit naming madaanan ang SM Santa Mesa. So ayun no. Ayun, 'di ba sa may bandang left side, ayun SM Santa Mesa. Ayun na nga nadaanan na namin. 'Di ba? Habang nandito kami sa Via Skyway going to the main branch ng laptop factory. Makita niyo ba guys, na take note niyo yung sa may bandang left side, SM City Santa Mesa Branch. Alright, so Santa Mesa, nandyan ang mga universities natin, alright, especially yung famous top 1 university ngayon, which is yung Polytechnic University of the Philippines. Dyan ang main branch sa Santa Mesa. Alright, and of course meron ding mga branches yan sa iba't ibang klaseng lugar pa. Alright, so ayan. Okay. So guys, as you can see sa windshield ng sasakyan namin, talagang hindi na lang siya basta ulan at talagang heavy rain na siya. You see, mabilis na yung wiper namin, no? Alright? Diba? So that means kapag mabilis na ang wiper ng isang sasakyan, talagang heavy rain na siya. Alright? Hindi na lang basta ambon, hindi na lang basta ulan yan, kundi heavy rain na talaga. Alright, so ayan o, talagang ingat na ingat rin kami sa biyahe. Kasi nga maulan, so madulas talaga yung daan yan kapag maulan. Alright, so talagang I'll make it sure, sabi ko sa son ko na maximum lang tayo sa 80 kilometers per hour. At kapag medyo huminto yung ulan, medyo may ambon-ambon na lang, so pwede nang mag-maximum ng at least 100 kilometers per hour. Pagbaba naman namin yon, kasi dyan sa taas 60 kilometers lang. Alright, 60 kilometers. Pero sabi ko sa son ko, wag mo nang lalampas ng 80. Pagbaba namin yan. Pero dyan kasi sa skyway na yan, 60 kilometers lang. Alright, so 60 kilometers lang talaga kami muna. So yun, pagbaba namin dyan sa skyway, so that's the time na talagang pwede na kami mag 100 kilometers per hour nun. Okay, so yun naman kasi talaga ang maximum
sa mga skyways, ganyan, lalo na sa Islex kasi galing nga kami ng Las Piñas, alright? Same thing lang din kapag sa NLEX. So, ayan, bababa na kami ng Quezon Avenue niyan. Actually, nakababa na pala kami niyan, alright? So, Quezon Avenue na kami. Nag-exit. O, ayan, ang lakas pa rin. Talagang heavy rain pa rin kami dyan, no? Ni Ernesto, yun. Okay. So, since nakababa na kami, di ba? Pwede na kaming mag-maximum ng 100 kilometers per hour. Pero, as much as possible, kasi nga umuulan nga. So, nire-remind ko palagi yung son ko na 80 kilometers lang kami per hour. Alright? So, ayan. Actually, nagre-reklamo na nga yung son ko. Nangangalay na daw at nangangawit yung paa niya. Kasi guys, syempre nakakapagod din yung long drive. Diba? So, ayun, medyo napapagod na yung son ko. Nangangawit na yung binti niya. Alright. Pero kasi naka-sandal lang ako ng suot, diba? Naka-bench sandal lang ako. So, hindi ako naka-shoes. And kapag hindi ako naka-shoes, talagang hindi ako nagda-drive. So, hindi ko siya mapalitan. So, guys, as you can see, kung nanotice ninyo doon, meron kami nadaanan na nag-overheat dun sa bandang left side. May nag-overheat kaming nadaanan doon na sasakyan. So, yun. Siguro si Kuya hindi nag-check or nag-maintain ng vehicle niya bago siya mag-travel. Kaya, ayun, na-overheat siya. Diba? Important yan kapag bago ka mag-go-go, syempre, kailangan i-check. Oh, anyway, eto na kami sa toll gate, di ba? So, ayan. Dito muna kami sa cash. Di ba? In fairness. Kapag nakalimutan ang GCash or Maya na lagyan ng laman, dyan ka pumira sa cash. Sa toll gate. Alright, kaya nandiyan kami sa cash. Okay? So, ayun, no? Pineflex ko pa nga eh. Di ba? Yung kanina. Yun, kasi may nadaanan nga kami na nag-overheat. Kaya lang hindi na yata hindi ko na na-captured at this time. So, ayun, try ko pa rin. Ayun, no. Yan, you see, guys. O, diba? Nag-overheat. O, in fairness. So, ayun. Dapat, importante rin talaga na may tubig na naka-ready. Para at least kapag na-encounter mo yung ganyan. Pero, dapat hindi mo ma-encounter yung ganyan. Kasi dapat, supposedly talagang ready ka na kung alam mo meron kang biyahe, bago ka magbiyahe, i-check mo yan. Diba? Yung tinatawag na blow bags. Alright? So, ayan. So, ayan. Nandiyan na kami. So, turn na namin. Sunod na kami dyan sa van. Sa Toyota Hiace van na yan. Na nasa una namin. Sunod na kami dyan. Okay? So, ayan. Flexing muna sa kabila. Sa bandang left side. Habang nagwe-wait kami sa turn namin para sa toll gate. Alright. Diba? So, ayan. Chill-chill lang kami. Diba? Long drive kami. Galing pa kami ng Las Piñas niyan, guys. Alright? So, ayan na nga. Diba? So, ayun, oh. Fairness. Malapit na kami dyan. So, after nga niyang Toyota Hiace van, sunod na kami dyan. Fairness. Okay. Ayan. Malapit na. Palapit na ng palapit. So, ayan. Diba? Minsan kasi naubusan ng barya. Napanukle ang toll gate. So, ayan. It's our turn now. Kasi lumarga na yung Toyota Hiace. Okay. Yung nasa unahan ng Toyota Hiace. So, ayan ang toll charges namin. So, galing kami ng south. Okay? So, yun. Medyo malaki-laki rin yung toll gate namin. Galing kami ng Las Piñas eh. So, ayan. Exit kami ng Quezon Ave. So, ayan. Tapos na kami sa toll gate. Eto na naman kami sa Skyway. Alright. Ayan. Continue. Diba? Kasi para mas mabilis ang biyahe.
Paliba, nandyan kami agad, nakababa kami agad ng Quezon Avenue. Diba? So, ito namang way na to, Skyway pa rin kami, sa Skyway Stage 3 na kami nito. Alright, Quezon Avenue, okay. So, ayan, dire-diretso lang. Alright! So, ayan guys, nakababa na kami at doon nga kami dumaan sa Skyway Stage 3 at napakabilis ng biyahe namin and napaka-smooth. So at this time, nakababa na nga kami. Alright! So ayan, napabilis yung biyahe namin. Thank you! Skyway Stage 3. Alright! So ayan, straight Sergeant Rivera to the right, Quezon City to the left, Manila. Alright! So ayan. Diba? Galing kasi kami ng South Las Piñas. Okay. Sayang, talagang heavy rain. Ang lakas ng ulan. In fairness. Grabe as in. So, ayan. Dahil papunta nga kami ng laptop factory. So, we just turned right. Alright. Diba? Ayan. Ang lakas ng ulan. Sobra. In fairness. Grabe, sobrang heavy rain talaga, in fairness. Diba? In fairness, oh, ang lakas, sobra. Eh, diba naman, talaga naman, ang mga bagyo sa Pilipinas, always come and go, da? Yung, alam mo yun, yung kakaalis lang nung isang bagyo, tas may low pressure area na naman, makikinig ka ng balita, and then, yun nga, then, may parating na naman na bagyo. And then, ayan, may low pressure area. Kaya, ayan, malakas na naman ang ulan. Diba? So, hassle kasi talaga kapag ka umuulan, in fairness. So, kaya, dahil yan nga, diba? Ganyan, dapat safetyness lagi ang iniisip ng mga nagbibiyahe kahit na umuulan. Dahil sa meron kayong important thing na kailangang i-outdoor kagaya ko, 'di ba? So kailangan ko na kasi ng new laptop talaga. All right, ng high specifications kaya eto kahit ganito, alam kong ganito ang weather. So nag-go pa rin ako and pinush through ko na 'yan. Kung mapapansin niyo 'yan, Pegasus, ayan. Diba? So, nadaanan namin, actually, Pegasus House. Yan yata nag-work before yung artista na napakaganda, si Rosanna Roses. And before siya nag-artista, before siya nag-enter sa show business, dyan siya galing, dyan siya nag-work before. Alright, so yan. Diretso na naman tayo, okay? So far, medyo... medyo parang humihinto-hinto. Kumbaga, naglalaylo, medyo naglalaylo yung ulan at this time. Tapos mamaya, lalakas na naman yan in fairness. Ganun naman usually. Kapag may low pressure area, biglang buhos ng lakas ng ulan. Tapos, in a minute or for how many couple of minutes, biglang nag-i-stop rin. So, yun. Diba? Usually, it's just a normal thing na nararanasan talaga dito sa Pilipinas yung ganyan. Especially na ang mga bagyo ay always come and go. Alright? So, ganun talaga. Ganun sa Philippines. Diba? Always come and go ang mga bagyo. In fairness. Diba? Favorite ng mga typhoon ang Philippines. In fairness. Diba? Kakaalis lang ng isang typhoon, maya-maya may typhoon na naman na bago. Diyos mio, Marimar, makikinig ka sa balita, meron na namang panibagong bagyo. Samantalang kakaalis-alis lang ng isang bagyo. Oh, sige na, puro bagyo na lang to, redundancy na tayo, in fairness. So ayan, dire-diretso na tayo. Diba, palapit na ng palapit tayo sa ating goal. Sa ating goal na place na pupuntahan, which is the Laptop Factory Main Branch, na kung saan dun nga ako bibili ng much higher new laptop, high specification. Alright, ayan, diba? Okay, so
Yan, in-enjoy-enjoy namin yung biyahe, alright? So, naka-sounds kami niya ng lakas eh. Siyempre, alam mo naman yung son ko, talagang mana sa akin, mahilig sa sounds, alright? Diba? Yan. Okay. Buti naman medyo naglalaylo-laylo na yung rain at this time. Okay! Enjoy watching, guys! Thank you.
So, ayan guys, as you can see, ayan, meron ako nakita na Petron Gasoline Station. So, actually, sa Petron naman talaga ang priority ko na nag-gas up. Okay? So, ayan, nag-drop by muna kami dito kasi nag-gas up ako. Alright? Ayan. Actually, maganda kasi ang gasoline talaga dito and talagang pure. So, ayan, while waiting kasi nakapila kami, diba, may mga nauna sa amin. Okay? So, yung harap niyan is Dunkin' Donut. Yeah, ayan, nakaharap sa Dunkin' Donut. Yan. Diba, nakapila kami. Yan ang service ng Petron. And also, ipa-flex ko din dyan later yung water and air. Ayun, no. And then also, may mga services din yung Petron. Dito sa branch na to, meron din. Parang na-flex ko yata. Oo, later. Yan, mamaya, ipa-flex ko dyan. Yung, ayan, yung air and water. Okay, so yan, air. Pag magpapahangin kayo ng gulon, dadagdagan ninyo, syempre. And then water, kung kailangan ninyong dagdagan yung wiper ninyo. Or sa, diba, radiator. Yun. Yun yung use ng water and air. And then, mamaya lang, i-flex ko naman yung mga services ng Petron. I just really, really love making gas up sa Petron. Second priority ko is yung Shell. Kapag halimbawa wala akong nadaanan na Petron during on my long drive sa Shell naman, just in case kung alin ang madaanan ko, it's either Shell or Petron. So, dyan lang talaga ako nag-gas up. Walang iba. Okay? So, wala akong ibang gasoline station na pinag-gas upan, kundi Petron lang and Shell. Kasi maganda ang andyan. Talagang puro ang gasoline dyan. Unlike the other gasoline stations na nagkakaroon sila ng promo and then mas mura yung per liter nila ng gas kasi may halo. Yun, hindi puro. Unlike sa Petron and Shell, talagang wow, pak, talagang ano yan, 100% puro. Purong gasolina. Alright, ayan, umuulan pa rin. Ayan, Kleenex ko na yung services ng Petron. Yan, medyo malabo kasi ang lakas ng ulan. And malabo kasi gawa nung mga ano, raindrops sa salamin ng sasakyan. Kaya medyo lumabo. Alright. So, ayan nga, nakapila, diba? Ang dami nagpapagas up kasi. So, habang nakapila kami, ayan, nag-flex-flex lang muna ako ng mga services ng Petron na nakikita ko. Ganyan, air and water. And then, ayan, may merong yummy Dunkin' Donut in fairness. Nung bata pa ako, favorite ko yung Dunkin' Donut. Alright. And actually, until now, okay, favorite ko pa rin si Dunkin' Donut. Okay. Alright, so ayan, tapos na kami. Yan, nakapag-gas up na, so ready to go again. Alright. Ayan, mahirap kasing ma-short sa gas. Ayan, Robinson's Magnolia sa kabila. Sa kabilang side sa left side, bandang left side. Then yung factory laptop is nandyan sa bandang, ayan no, bandang right side naman. But then anyway, kailangan muna namin mag-park and syempre mag kumain kasi nagugutom. So, punta muna kami sa Robinson's Magnolia. Alright, sa kabila yun. So, hanap muna kami ng U-turn. Okay? Ang haba niyan eh. Diba?
ang haba niyang Aurora Boulevard. So, naghahanap kami ng U-turn slot. Kasi hindi ka basta-basta dyan pwedeng mag-U-turn sa Aurora Boulevard. Mahaba yan eh. Doon pa kami sa bandang dulo makapag-U-turn. Alright, so ayan. Okay. So ayan, chika muna tayo habang traffic na naman, in fairness. So ayan, medyo maambun-ambun pa rin guys, as you can see. Dahil ayan, our wiper is still working. Ayan. So ibig sabihin, that means umaambun pa. Okay, so ayan, nag-go na, alright? Push through na. And nasa unahan namin ay ang malaking Raymond bus. Okay, ang bus na to, Raymond bus, actually mga biyaheng vehicle to ata eh, something like that. Parang, di ba? In fairness. Oh, ayan. I think so, yeah. Biyaheng vehicle yung ganyang Raymond bus. Okay, so ayan, siguro ang ano nito is dun sa dulo, ang terminal nila, kaya nandyan yan, fairness. O ayan, chika-chika muna tayo, in fairness, habang traffic na naman, Diyos mio, mga 15 seconds lang yata, after 15 seconds, traffic again, in fairness. O ayun, sa kabila naman, DLTB ko, DLTB company. O ayan, fairness, nag-push through na. Hanap kami ng ano, doon pa sa dulo yung ano eh, U-turn slot. Doon pa kami pwede makapag-U-turn. Kasi sa kabilang side yung ano eh, Robinson's Magnolia. Eh, yun yung mall na syempre eh, doon kami magpa-park, magpa-park and then also kakain, di ba? Mag-a-unwind ng konti. Di ba? Syempre, gutom na and then also mag-restroom again. Ayan, fairness. O, oh, diba? Ayan. Traffic again. Sabi na nga ba, 15 seconds lang eh. After 15 seconds, traffic again. Then go. Then after 15 seconds, traffic again. So, yun. Fairness. Ang bilis ng ano. Hindi man lang sana at least 1 minute para at least 60 seconds. Fairness. O, yan. Traffic na naman tuloy. O, ayan, east-west pa. So, ayan, chika-chika muna habang traffic. O, diba, flexing tayo ng to the left side view and to the right side view. In fairness. Ganun lang. Sa biyahe, alright? So, ayan. Diba? As you can see, may moto light dun, o. Diba, sa bandang left side. Uy, magandang klaseng battery yan ng sasakyan. Actually, yan ang magandang isa sa pinakamagandang branded battery na mga sasakyan, Motolite. O, diba, flexing-flexing tayo ng kung ano-anong nakikita natin habang nasa biyahe, habang traffic. Ganun. So, yan, para walang boredomness, diba? Para chill-chill lang tayo and enjoy-enjoy. Diba? Ayan, traffic na naman. Ang bilis. O, ayan, go na. Ang bilis mag-stop. Mamaya-maya lang. Kaka-go lang, stop na naman maya-maya. O, ayan, in fairness. Diba? O, ayan, sa kabila, sa may right side, BPI. Diba? In fairness. O, in fairness, meron tayong nakikita dyan sa unahan. Diba? Parang may nakita akong huwa. Oh, meron nga, in fairness. Oh, nakamotor, sisingit yan, oh. Marines, oh. In fairness. Ang mga marines talaga, mahilig sumingit. Kasi kung saan-saan na mga traffic, syempre, sisingit. At sisingit. Huwa. In fairness. Marines. Nako. Ang mga marines, in fairness. Oh, ayan o, Marines. Oh, ano, sisingit ka? Go, singit ka na.
di ba? In fairness, ang sarap talaga pag nakamotor, di ba? Guys, you know that. Ang bilis ng biyahe mo, and at the same time, kapag traffic, pwede kang sumingit-singit, you know. Diba? So, ayan. Actually, meron din akong motor, eh. It's Honda Beat. Okay, so, ang bilis talaga. So, ayan, minsan kapag malapit lang ang pupunta namin ng son ko, ayan, nakamotor kami. Pero kapag syempre kapag long drive, kailangan mo mag four wheels para at least syempre uunat-unat ka, ganun. Kasi mahirap mag long drive sa motorcycle. Ang sakit sa likod, guys, as in sobra. Diba? So kapag long drive, much better kung naka four wheels kayo. So, kapag naman na dyan-dyan lang, ganun. O, yun na si Marins, nag-go na. O, kasi go na. Ayun. Ay, nako. Speaking of Marins, in fairness. O, ayan na nga. Nasa likod. Ay, nasa likod. Nasa likod pa rin kami ng Raymond bus. Na, which is, nagbabiyahing Bicol yan, in fairness. Ba yan? Traffic na naman, kakago lang, traffic na naman. Oh, yan, go, nag-go na naman, guys. Oh, tas maya-maya lang, traffic na naman yan. Ang bilis! Hindi man na mag 1 minute sana, at least 60 seconds. Yung go. Alam mo yun, kaka-green lang, tas maya-maya red na naman. Oh, ayan. Doon pa kami sa bandang dulo makakapag-U-turns. Kasi nandoon pa yung U-turn slot. Eh, in fairness, at this time, mga gutom na, di ba? And, syempre, naiinip na. Syempre, masakit na rin yung likod sa kaka sobrang long drive. Galing pa kasi kami ng Las Piñas, guys. You see, ang haba ng biyahe namin. Di ba? In fairness. Buti na lang talaga, nag-via Skyway kami. Stage 3 Skyway. So, kung hindi kami pala nag-Skyway, Miss Mio, abutin kami ng siyam-siyam talaga. Diba? Kasi traffic talaga yan sa baba eh. Diba? So, buti na lang nag-Skyway kami, at least napabilis yung biyahe namin talaga. So, the best talaga ang Skyway. Diba? In fairness. O, ayan. Nag-go na naman. O, tas maya-maya lang. Stop na naman. O, ayan. U-turn slot na. Ayun. Nakapag-U-turn na rin kami sa wakas. Diba? O, in fairness. Ayan. Alright. Yay. I'm so happy kasi, diba? At this moment, yan. Makakakain na kami sa Robinson Magnolia. Alright? Ang laki-laki pa naman ng Robinson's Magnolia. So, mag-unwind muna kami siguro ng mga 15 minutes pagkakain. Just like what we did. Diba? Kumain kami kanina sa Jollibee. Yan. Alright? So, ayan. Kanina, bago kami umalis, kumain kami. Nag-drive-thru kami sa Jollibee ng son ko. Alright? Pagka-drive-thru namin, sa kotse na ako kumain. Sa kotse na kami kumain, syempre, para hindi waste of time. So, di ba, habang nasa biyahe, nakakakain na rin at the same time. So, wala kaming winaste na time. Alright, so ayan. Diba, in fairness. For the go, malapit na. Konti na lang, konting kembot na lang. At nasa Robinson's Magnolia na kami. Alright, magpa-park doon. And of course, magda-dine in. Alright. Ayan. Push through lang. Go, go, go. Iba naman, nakakainip talaga kapag long drive. Pero at least,
kapag important naman talaga yung goal mo sa biyahe na yan, so talagang very useful naman, diba? Kagaya ko, talagang kailangan ko na kasi talaga ng laptop. And especially kasi si TikTok, na invite niya ako sa TikTok series. TikTok series is another form of monetization, diba? Additional monetization sa TikTok, diba? So ayun, kailangan dun is ano, laptop talaga yung higher specification ng laptop. So I just really need it kasi plan ko na rin and goal na i-take yung invitation ni TikTok sa akin, sa pag-invite niya sa akin ng TikTok series, which is the another form of monetization, diba? Another earnings, diba? So ayun. Alright, so ayan, konting kembot na lang, malapit na tayo guys sa Robinson's Magnolia. Alright, at ayan na nga, nakikita ko na yung letter R. Freenex ko na and zoom out. Ayan na ang Robinson's Magnolia. As in, konting kembot na lang, malapit na kami. Yan, medyo traffic pa that time. Yan, okay. So konting-konti na lang, magpa-park na kami, in fairness. Ayan, masaya na ang lahat kasi nasisilayan na ang Robinson's Magnolia. Diba, nasisilayan talaga. Uy, diba, naalala nyo nung mga elementary grades and high school grades kapag may crush tayo sa school? Uy, nakasilay ka ba? Oh, something like that, silay. That's the word. Silay, uy. Uy, nakasilay sa'yo yung crush, yung may crush sa'yo. Something like that. Diba, naalala natin. Diba, elementary days and high school days. Alright, so ayan na nga sa my right side. So ayan, for the go na, magpa-park na kami. Eto na, eto na. Doobie 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 doobie. Eto na nga kami, nandito na sa Robinson's Magnolia. At ayan na nga, for the go na kami sa parking area. Ayan, syempre to the right side. Ayan. Alright, so ayan na. Ayan, for the go na, turn na kami sa right side. Going now to the parking area. Alright guys, chill lang tayo. Ayan, kahit ayan, excited na. Kasi, ba naman? Syempre, diba? Lahat gutom na. Diba? Galing pa kami ng Las Piñas, in fairness, diba? Oh, in fairness, buti na lang nag-take kami ng Skyway Stage 3. Diba? Kaya much better, napadali yung biyahe namin. Diba? So, ayan. Actually, itong Robinson's Magnolia, katapat lang nito. Harap lang nito ang pupuntahan kong place. Which is, dun ako bibili ng new, much higher laptop. Alright? So, ayan. Ayan na nga. Kukuhanin na namin yung card. Ayan, nakuha na ng son ko. Alright? At syempre, i-reflex ko pa yan. Ganun, eto o. Yan. Okay. Syempre, flex natin, di ba? Fairness. Chill lang tayo. So, ayan. Park na kami. Hanap kami ng may available parking space. Kung saan kami pwedeng makapag-park. Alright. So, ayan. Di ba? Ayan, malapit na, konting-konti na lang, papark na kami. In fairness, ayan, so hanap muna tayo ng parking space. So ayan, medyo ayan, may umaalis, may dumadating,
may umaalis, may dumadating. Since umalis na sila, kami naman ang papark. Ayan. May umalis na Toyota Wigo at yung inalisan niya, dun kami nagpark. So, eto na. Saan tayo nakapark? I see. Okay na, anak. Double check mo kung nakalak. Ah, let's go. Init talaga sa parking. Tabi kayo, wag kayo sa gitna. And... sa bandi tayo, nakapark na. Bandi. Thank you.
club. Yan. Say hi, viewers. Say hello to my viewers. Asan tayo? Ito. Itang tatluhan. Ito, ito, ito. Ito tayo. Okay. Oh, ang gulas. Walang yung... we're here. Gulas. Say hello. Hello, viewers. Hello. Ian. Extra rice ka, LJ? Hindi na. Ha? Isa? Isa? Dali! Ano? Ano? Ha? Ano na? Sandali. Issue. Ayan, sa kanya. Captured ko lang to. Ang cutie, ang ganda oh. Wow. So ayan guys, bali tapos na kaming kumain sa Jollibee again. Diba? Everybody loves Jollibee. Okay, so ayan. At dahil tapos na kaming kumain, ayan, nakalabas na kami ng Robinson's Magnolia. Okay, so ngayon, it's about time para tawirin namin kasi kaharap lang niya ang Laptop Factory na kung saan doon ako bibili ng bagong laptop na meron higher, much higher specifications. So ayan, syempre lalakad muna kami. Ayan, flinex ko na. Diyan kami pupunta, Laptop Factory. Alright. Ayan, so tatawid kami sa bridge later. Okay, so ayan. Pero hindi na yata ako nakapag-flex sa bridge. Syempre, baka mamaya mahablot ang napakamahal kong magandang cellphone, 'di ba? Very expensive ang cellphone ko. Baka mahablot, so hindi ako na-capture sa bridge. So ito na nga, andito na tayo sa Laptop Factory. Ano mo sa akin? Wait lang, nagka-captured ako. Nag-aasa akong permission kasi vlogger ako. Alright? So, anong may, ano mo sa akin? May i-refer na kasi
practical dito for VA, virtual assistant, and then call center working, work from home. iCore 5, Intel iCore 5, meron ka? Pero yung affordable lang ha? Chewy ma'am, 21995, i5 core 8 gen na siya. 8 gigs of RAM, 512 na po SSD. Ah, talaga? Shout out kay Kuya Guard, ayan. Alright, nandito tayo ngayon sa Laptop Factory C. Alright, so harap ng Robinson's Magnolia. Okay, Kuya, you're saying it's an Intel Intel Core i5. 8-gen na po. So, 8-gen siya. Magkano? 21,995. Dati siya. Anong brand niyan? Chewy po. Chewy. Maganda ba ang klase yan? Oo, ma'am. Chewy. Ano siya? Saan siya? China. Bali po ito po lumalaban ng kiwala. Brand niyo lahat itong mga laptops niyo, no? Yes, po. Okay, kasi nakita ko lang to actually sa TikTok. And then, ayun. Then, ang daming nang ba-vlog. Vlogger din ako. So, kailangan ko ng bagong laptop. So, ayan. What about this one? Kasi yung price niya is much closer dun sa Chewy. Anong brand to? Gateway? Gateway po. Ano namang ano to? Anong specs niya? Specs naman niya po, ma'am, per i3-11 gen. Windows 10 na po yung operating system niya, na naka-airs mode. What weight po yung ano niya, solid state drive niya, 4 gigs of RAM. 4 gigs. Ilang, 4 gig RAM. Tapos yung ano niya, ilang, hindi ba siya 256? Hindi po siya 256. Anong ano niya? 128 po. 128. Hindi po siya SSD. Yung isa, anong? SSD po siya. Anong? 2.1 na anong ano niya? 512 po. Mababa lang. Mataas na ba yun? Mataas na ba yun? Okay. I-off ko lang ha. Hindi ako maka ano eh. Ha? Slim bag. And then what else? Yun lang kuya. What about the USB? Wala. Patingin nga ulit ako ng specs niyan. Babasahin ko. Alright. Ayan. Okay. Tapos, ano pa ba yung ano ito? Okay. So, accepted kayo sa MasterCard credit card? Yes po ma'am, straight po. Straight, yes. Hindi ako nag-install. Alright, so ayan. Kuya, lagyan mo ako ng web store. Para just in case mag-download ako ng mga important apps na kailangan ko. Okay, say hi to my vlog. Hi. Alright, si Kuya. Kiko. And this is Kuya. Lucky. Say hi to my viewers. Ayan. Hi sa lahat ng viewers. Ayan. Abangan nyo yung ano ko ha. Vlog ko. Lamar. Hi. Basta mag-isa. Intel iCore 5. 8-gen. 8-gen. Tapos yung SSD niya 512. 8 gigs of RAM. Sige. Magkano? 22. Di 21 sabi mo. Ano po ma'am, 14 inches. Ito po kasi kinakaiba po nila sa screen. So ito po 22. Yung nandoon. Opo. 22,999. Bali 23. Sige. Ang bali ma'am, ano po pala po si tayo doon ma'am? Papapilap ko po ay ng para sa receiver. Sa receiver. Right. Okay, say hello. Say hello. Mahal, gusto ka. Marang ka ng maayon. I'm here right now at the Laptop Factory at Aurora Boulevard, Quezon City. Okay, I just bought another new laptop because I needed it in my work from home because I'm a tutor online.
Alright, and also I'm a YouTube blogger and a Facebook content creator and a content creator also on TikTok. And I'm also a live streamer already. So I needed another new laptop for my working online. Alright, so let's see. Yes? Ano pang playlist na doon? Ah, di ba JM, mas malaki dito so, kasi ito yung main nila eh, main branch. Sige, mag-arutan kayo. Sige, Oh. Sorry. Okay, go. Na naman? Ha? So, ayan guys. Bali, palabas na kami ng Robinson's Magnolia parking area. Alright? Kasi, nakabili na ako ng bago kong laptop that has a much higher specifications na magagamit ko ng pangmatagalan sa mga working online school, right? Especially pag nag-undergo training ako sa virtual assistant,
Okay, and syempre kapag isa na rin akong virtual assistant, so magagamit ko talaga to ng pangmatagalan, alright? Kasi lahat ng mga wino-workout ko online, talagang kailangan ko ng much higher specification ng laptop, okay? Kaya I'm so very much happy and thanks to God. Ayan, so nagbabayad na kami ng parking fee. So, it's only 50 pesos sa Robinson's Magnolia, alright? So, ayan, palabas na nga kami, okay? So, ayan, and as I was saying a while ago, I really thank God na nakabili ako ng panibagong tool na magagamit ko sa mga trabaho kong mga wino-workout kong trabaho via online. And especially soon, very very soon, kapag naging virtual assistant na rin ako, so kailangan talaga ng maayos at mabilis na much higher specification na laptop. So ayan na nga, palabas na kami. Okay, so eto na kami, nakalabas na ng parking area at ayan, so we're on our way now, going home. Alright? So, ayan. Sana hindi traffic sa EDSA, okay? Kasi walang ibang para sa akin. Kasi much better pa rin talagang dumaan sa EDSA. Although, kahit traffic, para sa akin talaga EDSA is still the best. Okay? The best way, the best road, alright? It's Epifanio de los Santos. Alright, Epifanio de los Santos Avenue, that's EDSA, that's the meaning of EDSA. For those na hindi nakakaalam sa meaning ng EDSA, so for all of the benefit of the doubt, ayan. Okay, so now you know it, Epifanio de los Santos Avenue, that's the meaning of EDSA. So ayan, nagkaka-teacher na naman ako, in fairness. Alright. So, it's really my pleasure to teach everyone. That's why I'm a teacher. Alright, so ayan. Okay, so I hope all of you guys nag-enjoy kayo sa pag-watch ng vlog ko for today. Alright? Again, it's September 12, 2023 nang bumili ako ng bago kong laptop again. Alright, so ayan. Kasi yung mga luma kong laptop parang hindi ko na magagamit. Okay? Kasi ito na nga bago ang magagamit ko. Okay? Lalong-lalo na match na match sa mga working online ko. Okay, so ayan. Pauwi na kami and later dadaan kami ng EDSA. Okay? Siguro aabuti na kami ng rush hour nito, baka gabihin pa kami. So, i-expect na natin na may traffic yan. EDSA yan eh. Alright, hindi mawawala ang traffic sa EDSA kapag rush hour. Alright, so ayan guys. Okay.
Thank you.
Thank you.
So guys, ayan, kung mapapansin ninyo, talagang zoom out ko yung billboard ads sa taas. Ayan, as you can see, it's front row. Ayan. Actually, that's one of the companies that I'm connected with. Front row. Alright.